Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin nagmapupusok, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At ang ating mga kababayan, mga kadeboto mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at maging ng buong daigdig na nais makasama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Biyernes na naman, araw ng Quiapo, araw ng ating debosyon, at tayo naririto sapagkat tayo'y tinawag ni Jesus sa Sareno. Tayo'y naririto sapagkat tumugon tayo sa kanyang tawag. Kaya ang pagpunta natin dito ay isa ng malaking biyaya. Ang pagpunta natin dito ay tanda ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakaganda na ngayong Biyernes, kung saan marami sa atin ang narito, narinig natin sa Ebanghelyo ang pagtawag ni Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad. Ang unang barkada, ang unang mga deboto, ang unang mga ihos at alagad ni Jesus Nazareno, ang 12 apostol, ang mga taong pinakamalapit sa kanya, ang mga taong pinili niya. At narinig natin sa Ebanghelyo, mga kapatid, tatlong masasabi nating mithiin ni Jesus Nazareno sa pagtawag niya sa 12. Sinabi sa atin sa Ebanghelyo, tinawag sila upang maging kasama niya, upang suguing mangaral ng mabuting balita, at pangatlo, bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kasama niya upang mangaral at magpalayas ng mga masasamang puwersa. Ang unang napakahalagang hakbang ay ang makasama sila. Napakahalaga daw po ito.
Kung gusto nating maging alagad, deboto ni Jesus Nazareno, kailangan kasama natin siya. Naniniwala ko, kaya po tayo nandito ngayong lahat. At mamaya nga, marami pa rin ang pupunta dito sa Quiapo dahil gustong-gusto nating makasama si Jesus Nazareno. Pero mga kapatid, hindi lang natin siya kasama kapag tayo nagsisimba. Paglabas nyo ng simbahang ito, dapat kasama pa rin natin si Jesus. Kapag gumagawa tayo ng desisyon sa buhay, kasama natin si Jesus. Kapag may pinipili tayo na mamahalin, kasama natin si Jesus Nazareno. Sa ating pamilya, kapag nasa tahanan kayo, kasama natin si Jesus Nazareno. Sapagkat kung tunay nating kasama siya, ang pinipili ni Jesus Nazareno ang siyang pipiliin natin. Isang malaking kabalintunaan na sasabihin nating nagsisimba ako sa Quiapo, deboto ako ng Nazareno, ngunit pinipili ko ang kasinungalingan at karahasan. Hindi natin pwede sabihin kasama ko si Jesus Nazareno, pero hindi ako tapat sa asawa ko at hindi ako responsable sa mga anak ko. Hindi natin pwedeng sabihin may debosyon ako sa Nazareno pero hindi ako malinis sa aking negosyo at nandadaya ako sa aking kapwa. Sapagkat ang tunay na alagad kasama si Jesus. At kung tunay natin siyang kasama, nananahan siya sa ating puso. Nananahan siya sa ating isipan. Sapagkat kung kasama natin siya, tinatanggap natin ng buong buo ang kanyang pagmamahal. Hindi lang basta sumusunod tayo sa kanya, tinatanggap natin ang kanyang pagmamahal. Marami sa atin, kung hindi man lahat tayo rito, nagmamahal, hindi ho ba? Pagmahal mo ang isang tao, hindi ho ba? Yung mahal niya, mahal mo din. Sa mga kalalakihang nanliligaw dito, natatandaan nyo nang nanliligaw kayo? Kung ano ang mahal niya, pipiliin mo. Kung gusto niyang pumunta sa Quiapo, pero nung una siguro hindi ka nagpupunta sa Quiapo, pupunta ka. Siguro dati-rati hindi ka mahilig mamasyal, pero yung minamahal mo kasi gustong mamasyal, mamamasyal ka din. Kung dati-rati yung minamahal mo, ayaw, no? Ikaw mismo hindi ka nakikinig ng mga lumang tugtugin, pero yung mahal mo kasi mahilig makinig ng mga lumang tugtugin, makikinig ka na rin kahit antok ka na. Kahit inis ka na, pero dahil nagmamahal ka, yung pinipili ng minamahal mo, pipiliin mo din. Yung nga lang siguro yung iba, pagkatapos manligaw, nung napasagot mo na, ayun, nagkalimutan na. Hindi mo na pipiliin yung mahal niya kasi nakuha mo na siya. Di ba hindi yun ang tunay na pagmamahal? Ganon din sa debosyon. Kaya ang unang biyaya natin ni pagdasal, mahal na po ang Jesus Nazareno, tunay ka nawa naming makasama sa aming buhay. Tunay nawa naming matanggap ang pag-ibig mo. Sapagkat tunay natin tinanggap ang pag-ibig niya, ang iniibig niya ay iibigin din natin. Ang ikalawang gustong bigyang pansin ko na sinabing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasama. Huwag nating tignan lamang ito na dalawang magkahiwalay na gawain na magkaiba yung mangaral at magpalayas.
ng demonyo. Napapanood kasi natin sa sine yung pagpapalayas ng demonyo, yung winiwisikan ng holy water, inaambaan ng krus, kasi nakikita nating sinasapian ng demonyo, yun yung mga lumulutang, umiikot ang ulo. Pero tandaan natin, mga kapatid, hindi lang yun ang pagkakataon na inaalihan tayo ng masama. Kapag tayo pumipili ng kasalanan, animo'y inaalihan din tayo ng masamang espiritu. Kaya nga sabi nila, ang unang eksorsismo ay ang kumpisal. Hindi mo kailangang tumawag ng eksorsis para magpalayas ng demonyo. Mangumpisal ka lang, pinapalayas na natin ang demonyo. At ang ikalawang mainam na paraan, ang pangangaral ng mabuting balita. Kung gusto niyo raw palayasin ang demonyo, mangaral ka ng mabuting balita. Sabihin mo yung salita ni Jesus Asareno. Kaya pag tayo pala nagsasabi ng totoo, tayo'y nangangaral ng awa, ng kabutihan, pinapalayas natin ang masasamang espiritu. Sinabi ko nga nung umpisa ng ating nobenaryo, tawagin mo lang ang pangalan ni Jesus. Kapag ika'y natutokso, pinapalayas mo ang masamang espiritu. Magkatambal daw po yun pag sa salita ng mabuting balita at pagpapalayas ng masamang espiritu. At yon magagawa nating lahat. Huwag nyo lang isipin yung masamang espiritong nakakatakot ng itsura, kundi sa pang-araw-araw natin, nandyan ang tukso. Kaya mga kadiboto, sa panahon na nagagalit ka, bago ka magmura, bago mo tignan yung kagalit mo, sabihin mo, Jesus, Jesus Nazareno, Panginoon ko at Diyos ko. Pag ika'y natutukso, nandyan na ang tukso na mangungupit ka o tatanggap ka ng lagay o mandadaya ka sa tindahan, Jesus Nazareno, Panginoon ko at Diyos ko. Kapag natutukso kang magtaksil sa asawa mo, nagtutukso kang iwan ng anak mo, Jesus Nazareno, Panginoon ko at Diyos ko. Napaka makapangyarihan ang pangalan niya. At kung ito'y sasambitin natin mula sa ating puso, mapapalayas niya ang masama. Magtatagumpay ang kanyang kapayapaan. Kapag nadedepress ka, nalulungkot ka, nalilito ka, magagawa ka ng importanteng desisyon sa buhay. Marahil may mga nagsisimba ngayon, meron kang gagawing importanteng desisyon sa buhay. Jesus Nazareno, Panginoon ko at Diyos ko, paulit-ulit mo siyang tawagin sapagkat may kapangyarihan ang kanyang salita. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, magpasalamat tayo sa ating pong Jesus Nazareno sapagkat hindi lang ang 12 ang kanyang tinatawag. Tayong lahat tinatawag niya upang maging kasama. Tayong lahat tinatawag niya upang isugo at mangaral. Tayong lahat tinatawag niya upang labanan at sugpuin ang masama sa ating puso at sa ating paligid. Sapagkat tayong lahat mahal na mahal ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno. Bagamat kami hindi karapat-dapat, katulad ng mga alagad, kami tinatawag mo para makasama ka. Dalhin nawa namin sa aming puso
ang iyong pagtitiwala, ang iyong kapangyarihan. Maraming salamat po, mahal na po ang Jesus Nazareno. Amen.